Ito pang isang nasa state of calamity ang Maguindanao del Sur. Dahil naman po yan sa matinding baha na namerwisyo rin sa iba pang bahagi ng Mindanao. Nasa frontline ang balitang yan, si Laila Pangilinan. Nagmistulang ilog ang La Verna Hills Buhangin National Highway sa Davao City kagabi. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan, kaya malakas ang agos ng tubig. May motorsiklong tumirik sa taas ng baha. Ang pickup truck na ito, inanod. Itinulak na lang din ang motorsiklong ito matapos tumirik sa Barangay San Antonio. Lubog sa tubig ang residential area. Ang ulan, sinabayan pa ng pagkidlat. Nagsitirik din sa baha ang ilang motorsiklo sa Barangay Sasa. Nagsilutangan naman ang mga gamit sa loob ng bahay na ito sa Barangay Buhangin. Kanina naabutan naming naglilinis ng bahay si Michael Leones. Hanggang liig daw ang tubig at apektado pati ang kanyang tindahan. Pagbukas namin dito, damage na ito lahat. Lahat ng mga pati bugas, yung mga yung soft drinks, panindala. Paninda lahat. More or less malaki ang damage. More or less mga 20 to 30,000 yata ito lahat. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, 7 barangay ang apektado ng matinding ulan at baha sa Davao City. Epekto raw yan ng low pressure area. Fortunately, wala naman tayong casualty na na-report or any na injured. But again, no, according to the report, no, we have conducted 5 barangays na nag-conduct ng preemptive evacuation. And I believe, no, there are already also some barangays na nag-conduct din ng yung ating mga responders ng force evacuation. Ngayong araw, balik na sa normal ang sitwasyon sa mga binahang barangay. Sa Barangay Damatulan sa Nabalawag North Cotabato naman, walang ulan pero lubog sa baha ang ilang lugar. Ang volunteer na ito nagbabahay-bahay kahit hanggang liig ang tubig para makuha ang pangalan ng mga apektadong pamilya. Sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, nauna ng sinalanta ng baha, tuloy-tuloy ang medical mission at pamamahagi ng ayuda. Kahapon isinailalim sa state of calamity ang Maguindanao del Sur dahil sa matinding epekto ng baha simula pa noong Sabado. 17 bayan ang pinakanapuruhan. Higit 6,000 pamilya ang apektado. Inaalam pa kung magkano ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.